Magandang araw mga bata! Ano ang iyong ginagawa kapag may tira kang pagkain sa iyong plato? Marahil ay inililigpit mo ito. Halika, samahan mo ako. Tuklasin natin ang mga paraan upang maging masinop sa anumang bagay. Ang pamagat ng aralin natin sa araw na ito ay Masinop ako sa lahat ng oras, ikatlong kwarter. Ang layunin ngayon ay nakakagamit ng masinop na anumang bagay tulad ng tubig, pagkain, enerhiya at iba. Ano ba ang mga paraan upang tayo ay maging masinop sa anumang bagay? Halimbawa, gaya ng nakikita ninyo sa larawan, inililigpit at inaalagaan ng bata nang maayos ang kanyang mga damit upang ito ay magamit pa niya sa mas matagal pa na panahon. Isa din sa mga paraan ng pagiging masinop ay ang pagpatay ng mga ilaw na hindi ginagamit sa inyong tahanan. Pag kumakain, lagi niyong ubusin ang inyong pagkain upang hindi ito masayang. Kaya dapat ay kumuha lamang kayo ng sapat na pagkain na kaya ninyong ubusin sa isang kainan. Tuwing may tirang pera sa inyong baon, ay maaari nyo itong ipunin o ihulog sa alkansya upang magamit nyo ito sa mga importanteng bagay. Sa larawang ito, masasabi nyo ba na pagiging masinop ito? Hindi! Dahil dapat bubuksan lamang natin ang gripo kapag ito ay gagamitin na sa pagsisipilyo. Sa pamamaraang ito ay nagkakatulong tayo sa pagtitipid ng tubig. Halina't basahin natin ang maikling tula na may pinamagatang pagtitipid. Di masama ang pagtitipid sa lahat ng iyong gamit. Ang masamay, mag-aksaya ng gamit na mahalaga. Kapag ikaw ay masinop, ikaw ay may madudukot. Paggasta ay unti-unti. Mahalaga ang salapi. Ang nagtitipid na bata ay may mabuting adhika. Kapag may nangangailangan, ay kanyang matutulungan. Ano ang mensahe ng tula? Ang mensahe na gustong iparating ng tula ay ang kahalagahan ng pagiging masinop o matipid sa lahat ng ating mga kagamitan. Tandaan nyo mga bata, ang pagiging masinop ay isang napakahalagang pag-uugali. Sa pamamagitan ng pagiging matipid, nagagamit natin ang ating likas na yaman ng may pagpapahalaga upang hindi ito masayang. Maipapakita natin ang pagiging masinop o matipid sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay ng tama at walang nasasayang. Magsasanay bilang isa. Ayusin ang mga pantig sa loob ng kahon upang makabuo ng isang salita. Magsasanay bilang dalawa. Lagyan ng masayang mukha kung ito'y nagpapakita ng pagiging masinop sa mga bagay at ekis kung hindi. Unang bilang. Gumagamit si Carla ng baso tuwing nagsisipilyo. Pangalawang bilang. Nang-iipon ng mga barya si Tony
mula sa baon na binibigay sa kanya. Pangatlong bilang, hindi tinatanggal ni Bea ang saksakan ng electric fan kung hindi niya ito ginagamit. Pang-apat na bilang, iniiwasan ni Steve ang pagbubukas at pagsasara ng refrigerator kung wala naman siyang kailangan kunin dito. Pang-limang bilang, maingat na ginagamit ni Anna ang kanyang Crayola upang hindi ito agad maubos. Pagtataya, basahin at unawain ang mga tanong. Isulat ang titik ng iyong napiling sagot. Unang bilang, inuutusan ka ng iyong nanay na kumuha ng plato sa kusina. Nakita mong nakabukas ang tubig sa lababo. Anong gagawin mo? A. Hindi ko na lang papansinin. B. Isasara ko ang gripo. C. Kukunin ko lang ang plato sa kusina. Pangalawang bilang, nakita mo ang iyong kaklase na si Mark. Na konting mali lang ay pupunitin na agad ang papel niya. Anong gagawin mo? A. Hindi ko papansinin. B. Hahayaan ko lang siya dahil marami pa siyang papel. C. Sasabihan ko siya na gamitin ang pambura upang hindi masayang ang papel. Pangatlong bilang, tinawag kayo ng inyong nanay upang maghapunan habang nanonood ng telebisyon. Iniwan ang kapatid mong nakasaksak ang TV. Anong gagawin mo? A. Hahayaan ko lang itong nakabukas. B. Sisigawan ko siya na tanggalin ito. C. Magkukusa ako na patayin at tanggalin ito sa saksakan. Pang-apat na bilang, dumalo ka sa isang handaan at napakaraming masasarap na pagkain. Anong gagawin mo? A. Kukuha ako ng madaming pagkain. B. Kukuha lamang ako ng kaya kong ubusin. C. Babalutin ko pauwi ang ibang pagkain. Panglimang bilang, nakasabay ka sa tricycle ng iyong kaklase, kaya naman may natira kang pera. Anong gagawin mo sa natirang pera? A. Ibibili ko ito ng pagkain. B. Ihuhulog ko ito sa aking alkansya. C. Ipanglalaro ko ito sa computer shop. Mga bata, ngayon, iwasto nyo na ang inyong mga sagot sa mga gawain. Masaya ako dahil napagtagumpayan nyo ang mga pagsasanay sa araling ito. Ang galing-galing nyo!